Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathanael na taga Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami." Wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukan liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 meters lamang. Pag-ahon nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 163 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoong karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus. Kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayun din ang isda. Ito ang 3rd pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Pagkakain, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." 3rd ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Lalungkot si Pedro, sapagkat maka-3rd siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo,
Iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayoy, mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kabatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ikatlong linggo ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang atin pong narinig na ebanghelyo ay ikatlong beses na pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. At sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, ito ang sinasabi, sumunod ka sa akin. Yun ang sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Isang imbitasyon sa kanyang mga alagad. Parang replay, ano ho? Sapagkat nung una pa lang, ganun na ang imbitasyon ni Jesus sa kanyang mga alagad. Noong si Jesus ay nagsisimula pa lang mangaral at tinawag niya ang kanyang mga alagad mula sa pangingisda, ang sabi niya, sumunod ka sa akin. Kaya nga si Pedro at si Andres, dali-daling tumayo, iniwan ang kanilang lambat, sumunod sa kanya. Pagkatapos, tinawag din niya yung mga anak ni Zebedeo. Nung sinabi niyang, sumunod kayo sa akin, tumayo din sila, iniwan ang lambat, iniwan ang tatay nila, at sumunod sila kay Jesus. Ngayon, sa muling pagkabuhay ni Jesus, ganun nila ang kanyang imbitasyon, sumunod ka sa akin. Anong kaibahan noon? Anong kaibahan ng dalawang imbitasyong yon? Sumunod ka sa akin. Bakit kailangan ulitin ni Jesus yung sumunod ka sa akin? Balikan po natin yung unang bahagi ng ebanghelyo. Ang mga apostol ay magkakasama, si Pedro, si Tomas, si Nathanael, mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Anong sabi ni Pedro? Mangingisda ako. Alam niyo po yung simbolismo noon? Mangingisda ako. Dahil si Jesus ay namatay na, inilibing, pagkatapos nawala sa libingan. At ngayon, nababalitang muling nabuhay. Pero, bagamat ganun, hindi pa yun matanggap at hindi pa rin maunawaan ng mga apostol kung ano talaga ang nangyari. Ano po, bago pa lang eh. Hindi nila maunawaan. Kaya naman, malamang pa rin sa kanilang damdamin yung kaisipan na wala na, tapos na ito. Tapos na, patay na si Jesus eh. Wala na si Jesus. Tapos na ito. Mas malamang yun. Parang nawawala na sila ng pag-asa. Kaya nga, anong gustong sabihin ni Pedro nung sinabi niyang, mangingisda ako. Nais na nilang bumalik sa kanilang dating buhay. Nais na nilang bumalik sa kanilang dating pamumuhay. Kaya sila'y nang isda. At muli, doon nakipagtakbo sa kanila si Jesus. Doon muli silang tinawag ni Jesus. Kasi gusto na nila bumalik sa kanilang sariling buhay, sa dating buhay, sa dating pamumuhay. Kaya kinailangan ni Jesus na sila'y muling anyayahan, sumunod ka sa akin. Muling inanyayahan ni Jesus ang mga apostol dahil nawawala na sila ng pag-asa. Dahil parang ang tingin nila, tapos na ang lahat. Kaya muli silang inanyayahan ni Jesus, sumunod ka sa akin. At anong kaibahan nito doon sa unang imbitasyon ni Jesus na sumunod ka sa akin?
Noong si Jesus ay nangangaral at inimbitahan niya itong mga mangingisdang ito, ang ibig niyang sabihin, sumunod kayo sa akin at nang kayo ay matuto, tuturuan ko kayo. Sumunod kayo sa akin at ituturo ko sa inyo ang lahat ng bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Anong kaibahan noong imbitasyon ni Jesus ngayon? Sumunod ka sa akin. Ito po, ang imbitasyong ito ay pagsasagawa na ng misyon na iiwan sa kanila ni Jesus. Sumunod kayo sa akin. Ito ang misyong iiwan ko sa inyo. May iiwan siyang misyon. Yung paanyaya ngayon na sumunod ka sa akin, yun ay pagsasagawa na ng misyon na iiwan ni Jesus sa mga apostol. Pero bago yun, ito po maganda, bago yun, meron munang sinigurado si Jesus sa kanyang mga apostol. Ano yun? Yung kanilang pagiging masunurin. Okay, ibibigay ko na sa inyo ang aking misyon. Pero gaano kailangan munang masigurado natin ang gagawin nyo ay yung mga bagay na gusto kong gawin ninyo. Hindi yung sarili nyo, hindi yung gusto ninyo ang gagawin ninyo sa misyon. Hindi, yung gusto ko. Kaya tingnan natin, masunurin na ba kayo? Paano yon? Paano niya yun tiningnan? Noong sila'y nangingisda, sinabihan niya itong mga mangingisda, may nahuli ba kayo? Ang sagot, wala. Ihagis nyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka. Naalala nyo, pandalawang beses din ito, nung minsan si Jesus ay nangangaral at sila Pedro ay lumunsad na. Pagkatapos ni Jesus na mangaral, ang sabi niya kina Pedro, ihulog nyo ang lambat. Pumalaot kayo at ihulog nyo ang lambat. Pero noon, mga panahon yon, nangatwiran pa ang mga alagad. Ano sabi nila? Panginoon, magdamag kaming nagpuyat para mangisda. Wala kaming nahuli. Pero sige, dahil sinabi nyo, ihulog namin ang lambat. Pero ngayon, nung sinabi ni Jesus na ihulog nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka, without any words, wala ng pangangatwiran. Pero ganun din, magdamag silang namisda at wala silang nahuli. Pero hindi sila nangatwiran. Sumunod sila kay Jesus, inihulog ang lambat. At ganun din ang senaryo, nakahuli sila ng maraming isda. Yun ay patunay kay Jesus na ang kanyang mga alagad ay nagiging masunurin na. So, yun yung isa. Bago ibigay ni Jesus ang misyon, kailangan mo nang masigurado niyang ang kanyang mga alagad ay masunurin sa kanya. At susundin ang mga alagad kung ano ang gusto niya na ipagawa sa kanila. Ayun. Pangalawa, na gustong siguraduhin ni Jesus sa kanyang mga alagad ay ang kanilang pagmamahal kay Jesus. Kaya, sa pamamagitan ni Pedro, tinatanong niya ang kanyang lahat ng mga apostol, iniibig mo ba ako? Gusto niyang siguraduhin yon bago ibigay ang misyon. Gusto niyang siguraduhin yung level ng pagmamahal ng kanyang mga alagad sa kanya. At tatlong beses tinanong, iisa ang sagot, Opo, Panginoon, iniibig ko kayo. At dahil doon, ibinigay ni Jesus ang misyon. At ano ang misyon? Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa.
Ito po yung misyon na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Pangalagaan mo ang aking mga batang tupa, ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ngayon, mga kapatid, ang imbitasyong ito ay ibinibigay din sa atin. Lagi tayong iniimbitahan ng Diyos na sumunod sa Kanya. Pero, bago tayo sumagot, una, siguraduhin muna nating kaya ba nating sumunod sa lahat ng kagustuhan ni Jesus. Ang ganda nung description, o yung narinig natin sa unang pagbasa. Hinuhuli ang mga apostol. Hinahagupit, pinapahirapan. Sinasabihan na huwag mangaral ng tungkol kay Jesus. Pero anong sabi nila? Ang Diyos ang susundin namin, hindi ang tao. Kaya ba nating panindigan yung ganon? Na kapagkataliwa sa prinsipyo ni Jesus, hindi tayo susunod? Kaya ba nating panindigan yon? Na kapagka hindi ayon sa utos ng Diyos, hindi natin gagawin? Dahil bilang mga alagad ni Jesus, bilang isang taong nagpo-pronounce, nagpapahayag na tayo'y tagasunod ni Jesus, aba, dapat nating sundin ang prinsipyo ni Jesus. Ngayon, kung sasagot tayo na, oo, Panginoon, susunod ako sa iyo, siguraduhin natin na nagmamahal tayo sa Diyos. Bakit? Dahil may ipagagawa sa atin ng Diyos. Ano yun? Mahalin ang kanyang mga tupa. Pakanin ang kanyang mga tupa. Unawain ang kanyang mga tupa. Patawarin ang kanyang mga tupa. Kung ano yung ginawa ni Jesus sa mga tao, yun ang hinihingi niya na gawin natin sa iba. Pagmamahal, pagpapatawad, pangunawa, pag-unawa. Yun ang hinihingi sa atin. Kung tayo'y sasagot, kung tayo'y tutugon doon sa paanyaya ni Jesus na sumunod ka sa akin. Hindi pwede na sasabihin mo, okay Lord, susunod ako, pero pipiliin mo lang kung ano yung gusto mong sundin. Hindi po pwede yun. Kapag sumagot ka ng oo sa Panginoon, lahat-lahat yun. Lahat-lahat. Kaya nga kahit ang ating buhay, ibibigay natin dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Tumayo po tayo at ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo.